Hello! Welcome back again! The Quaristan ng Panginoon. This time, eto na po yung mga kababayan. Sinasabi ko po sa inyong protocol, modalities, and physical manipulation. In general na po ito, kung mataas man ang creatinine natin, gawin niyo po ito. No? Again, sa pag-protocol ng any stage, no? Mga kidney dialysis, napakaselan po. No? Dahil may sinusunod po tayong rules. Yan yung tinatawag namin renal rules. Kaya kapag nag-undergo kayo ng protocol na ito, hindi po pwedeng hindi po kayo makipag-ugnayan sa amin. Dahil igagay po namin kayo. Huwag na huwag nyo pong gagawin ito, mga kababayan, kung hindi po kayo makipag-ugnayan sa amin. Kasi, na, kapag sira po yung kidney natin, nagpapasok tayo ng maraming tubig, nagpapasok tayo ng maraming tanim ng Panginoon, na, mahirap na pong i-process yan ng kidney natin. Reason, sa practice ng Western approach, limited ang water, limited intake ng protein, limited intake ng herbs, at saka ng mga prutas. Gawa nga ng hindi na po kayang i-process ito ng ating kidney. Kapag ginawa natin ito na hindi nyo sinunod yung renal rules na ito, machuchuki, it will lead to cardiac arrest doon sa pasyente. Kasi wala na pong especially doon sa mga end stage kidney failure natin. Okay? Again, uulitin ko, gawin niyo po ito kailangan makipag-ugnayan po kayo sa amin. Ang rules po kasi ng isang renal rule, hindi ka po pwede magpapasok ng maraming tubig, kasi kung wala kang knowledge kung paano ipapalabas. At hindi ka maaari magpapasok ng maraming foods o mga herbs o mga fruits kung wala kang kakayahan na maglalabas ng tubig. Okay? So again, uulitin ko po mga kababayan, makipag-ugnayan po namin kayo sa amin at i-guide po namin kayo kasi there are certain foods at the same time for a certain blood type. Kinoconsider po namin yun. Again, dapat makipag-ugnayan kayo sa amin. Okay? Noong Monday, noong nakaraan, di ba? Yung nilecture ko sa inyo is, first day, 1,000 kriya siya, sinanang siya, naging 400. Tama. Eh, instead na kakain siya dito, mag-lunch o kaya mag-dinner o kaya mag-snacks. Ang i-snacks niya na lang po, mga kababayan, pwede po siya mag-take ng herbal na juices. Like dito sa pinagagamit namin sa mga pasyente namin, na yung isang sachet nito, na nagtataglay na po ng isang parangga ng gulay at prutas. At yun ang kailangan natin. Okay? Pwede hindi siya kumain. Kasi, pag hindi siya kumain, chances are, kaunti, nalilimit na lang yung creatinine level niya. Okay? So, kinabukasan. Kinabukasan, kakaunti lang yung wala siyang foods na kinain dito ng Monday. Okay? Kung kaunti lang, pero yung lunch at saka snacks siya, puro herbal juices together with 3 capsules na chaga mushroom na merong 140,000 clinical studies na nakakatulong, no, para i-address yung damaged organs, especially yung kidney natin. Okay? Sa Tuesday, upon arising, sa isang pasyente, hiwa po kagad kayo ng kalamansi. Puro citric acid and form ang kalamansi. It was never taught in Western practice. Although citric acid in form ang kalamansi, but the moment papasok sa stomach natin yan, nagiging alkaline. Okay? Pagkagising niya, kalamansi kagad siya, puro. Inumin niya po yun, then
pwede siyang mag herbal coffee na katulad ng products namin. Meron herbal coffee, no? Pwede rin siyang mag juices pagkatapos niya mag calamansi. Then lumabas po siya at mag breast walking to promote better circulation at magkakaroon ng perspiration, no? At magpaaraw po siya. Kasi lahat ng herbal na ipapasok namin sa inyo, no? Mayaman sa phytonutrients, vitamins, minerals, no? Antioxidant at saka enzymes. Nag-assimilate lang po yan, nag-absorb lang po yan kapag tayo'y maarawan. Kasi vitamin D po ang infrared ng araw. So, yung juices natin contain 27 phytonutrients. It is more than enough po kung ano yung kailangan natin na kumain ng breakfast, lunch, at dinner. Dito na po sa isang sachet ng juices namin, believe me, plus 3 capsules of chaga, ma-address na po natin. The good thing, wala tayong dinadigest at wala creatine din. Okay? So, kapag nagutom tayo kababayan, hanggat maaari, mag-raw vegetables tayo, especially yung mga cabbage. Sulforaphane po yan. May kakayahan po yan para i-repair. Yung inside ng mga yan, may kakayahan para i-repair yung damaged tissues ng organs natin. No? Yung snacks niya, juices lang po with 3 capsules of chaga. Busog siya doon. Wala siyang dinigest, wala cooked foods na pinasok sa loob ng katawan. Believe me mga kababayan, nagle-lessen po yung creatinine sa loob ng katawan niya. Eh di ba dok, bawal magpapasok, limitado lang yung mga tubig, mga juices, mga tape na ipapasok natin sa katawan ng tao. Ba't nagpapasok kayo ng ganun dok, ng bongga-bongga? Mga kababayan, at 3 PM, ang modalities na gagawin ng taong dinadialysis, mag-steam bathing po siya. Sa steam bathing, since masailan po ito mga kababayan, tumawag po kayo ng personal sa amin. Kapag nakasalang kayo ng steam bathing, para na rin kayong nakasalang sa peritoneal. Da? Para na rin kayo nag-hemo. Okay? Dialysis. So, sa steam bathing, ituturo po namin sa inyo yan kung ano ang procedure. Again, pwede po kayo tumawag kagad sa amin kung naintindihan niyo po ito. Okay? Para magabayan po namin kayo kasi napakasenan po ang protocol na ito. Huwag na huwag niyo pong gawin ito mga kababayan kung hindi kayo tuwirang nakikipag-ugnayan sa amin. O kaya sa mga naturopathic practitioners at sakta sa mga alternative medicine doctor. Kasi pare-pares lang po ang practice namin yan. So kapag ginawa mo yan on Tuesday, hemoperitoneal dialysis mga kababayan, kung 3 oras ka sumala sa dialysis machine, it is a same thing. Naglalabas ka rin ng dumi, nililinis nito yung bloodstream natin. Okay? So, manunood ka lang po habang naka-steambat po tayo, manunood lang po tayo ng isang pelikula. 2, 3 oras o 4 oras, pero kapag katabi ka, habang nakasala kayo sa steambat mga kababayan, dapat may katabi kayo, nature's gift. Ang nature's gift ay mayaman sa electrolytes. Yan yung minerals na kailangan natin. Okay, para hindi kayo ma-dehydrate. Okay, ano pa sa procedure na yan mga kababayan, no, tuwiran po namin gagabayan kayo. Okay, again, dapat makipag-ugnayan kayo sa amin. Okay, pag ginawa mo yan on Tuesday, believe me mga kababayan, instead nagpapasok ka ng creatinine, bababa at bababa po yan. Parang spaghetti po yan, pababa ng pababa. The good thing, nagpapasok po tayo ng tayong ng ating Panginoong Diyos na may kakayahan mag-repair ng damaged tissues organs. No? Damaged tissue na kidney natin. Nasusulat po yan sa Ecclesiastes 38:4, Ezekiel 47:12, Revelation 22:2.
na kapag sinampalatayanan po natin yan, mga kababayan, believe me, ma-amaze po kayo. Reason, ang haba ng buhay ng tao doon. Tama? Reason, no? Wala pang dialysis noon. Okay? So, pag nag-lesson, ang creatinine mo noong Tuesday, kasi nag-protocol modalities and physical manipulation ginawa mo. Pilipi, kinabukasan. Yung dating naging 920, no? Let's bawasan na lang natin ang 100. Partida na yun, 100. Naging 820. Okay? So, nag-lesson ka na naman dito, no? Nag-herbal juices ka na naman dito, nag-chaka ka na naman dito. Ang modalities na gagawin mo dito, mag-ion cell detox po kayo. Po-forward po namin sa iyo kung ano yung ion cell detox. Naglalabas din po ito ng dumi sa loob ng katawan natin. Believe me, noong araw pala ng dialysis natin, mga kababayan, may mga modalities na rin kayong ginagawa. So, kapag kahit kumahan ka ng lunch o kaya nag-lesson ka na tayo ng dinner, nag-snacks ka, kahit pa paano, nagle-lesson, nababawasan yung creatinine natin. Okay? So, kinabukasan, kung ano yung protocol dito sa first Tuesday mo na to, yun din ang i-apply natin dito. At pagkakaiba lang, ang 6 pieces na calamansi, pagdating dito, nagiging 12 calamansi. Okay, tataasan nyo lang yan. Ang procedure dito, i-apply nyo lang dito. Ang modalities ng Thursday, steam bathing again. Da? Hindi po, medyo maselan nga po ulit ito, mga kababayan. Kaya kailangan po, makipag-ugnayan kayo sa amin. Okay? So, kapag nangyayari yon, yung creatinine mo nung araw na yon, 50 o 100 creatinine man lang na babawasan. Malaking bagay na po yun, mga kababayan. So, pagdating naman ng Friday, no, let's say 600 na lang natira ng creatinine mo. Okay? Nag-dialysis ka ngayon. So, yung 600 mo, let's say, magiging, sabihin na lang natin, magiging 300 na lang. At ang ginawa mong lunch at dinner dito, puro na lang mga herbals. No? Headballs at saka chaga mushroom, believe me, bababa at babagsak po yan. Okay? At ang modalities mo po dito yung biosuffer. A biosuffer, ito po yung pathogen terminator. Magbabawas tayo ng biofilm. Ang biofilms, mga kababayan, ito po yung colonies of bacteria, fungi, mold, viruses, no? Even parasites. Papatayin po natin yan. Ito po yung napakagandang modalities, no? Pathogen terminator po ang tawag doon. Okay? So, noong Thursday, no? Thursday, Saturday, 18 calamansi na po ang gagawin natin doon. 18 calamansi, tapos same procedure sa Tuesday ang gagawin natin. Same procedure sa Tuesday. Then, ang modalities na gagawin po natin dito sa araw ng Saturday, mga kababayan, is steam bathing. Steam bathing tayo dito, no? Pagdating ng Thursday, ng Sunday, no? Ha? Kung ano yung procedure natin dito sa Tuesday, yun din po ang i-apply natin sa Saturday and Sunday. Okay? Ang pagkakaiba lang doon, mga kababayan, sa calamansi, naging 18, naging 24. Tapos, yung modalities. Dito, sa Saturday, ang modalities natin ay steam bathing. No? Sa Sunday naman, ang modalities natin ay yung self-detox. Mga kababayan, aralin nyo at intindihin nyo po ito. The whole features ng modalities, ang protocol modalities na ito. 100. Sa loob ng isang linggo, 100, 200 creatinine man lang ang nababawas sa atin sa loob ng isang linggo. Mga kababayan, sa sampung linggo na gagawin mo ito, nabawasan ka ng 200, believe me,
Bukas makadawa, makakaahong na po kayo dyan sa kinasasadlakan ninyo. Bakit? Ang gamit po natin mga kababayan, ha? Mayroong 140,000 clinical studies at saka clinical evidence na pwede po namin i-forward sa inyo while nag-undergo po kayo ng protocol and modalities sa amin. Okay? So, sana po, no, pagtsagaan nyo na po kasi dami kong pasyente. Siningit ko lang po ito kasi napakarami po nagre-request sa akin. God bless sa atin at ingat po kayo. Again, huwag po kayo gumawa ng protocol na to kung wala pa kayong tuwirang ugnayan po sa amin o sa isang naturopathic practitioners o doctors o alternative medicine doctors kasi iisa na po ang protocol namin. God bless at ingat po kayo lagi. Okay, bye-bye.